Here's Now Kings. It is time, it is bias time. RSG Philippines laban sa See You Soon. Ate Mo Chantel, kasama natin si Santi. At ito ang ating mga players ngayon. This is game number one, ating best of two series. Sino nga ba talaga ang unang makakakuha ng first blood for the series? Santi, nakita natin yung draft na ilatag na nating dalawang teams. Sino sa tingin mo yung parang medyo lamang sa dalawang teams natin? Nasasabi nga natin dito, based din doon sa ating analyst na si Midnight and si Wolf, nasasabi nga lamang nga daw yung side dito ng See You Soon. Pero based on this lineup kasi ng RSGPH, comfort naman to eh. So kumbaga parang comfort over the lineup yung makikita nating bakbakan dito. See You Soon, sila yung runner-up ng MPLKH Spring Split. So hindi sila yung champion. So against the MPLPH champs, sobrang tricky nito. Now, there is light. The Iron Hawk will connect and RSGPH as of now, ito yung mga favorite heroes nila na since MPL pa lang, lahat tayo napapanood na natin kung paano na gamitin. Oh, kumbaga napakaganda ng binanggit mo dito that these are comfort heroes for RSG Philippines. Si Eman, galing sa ating rap battle. Oh. Shotgun ni Eman, nandito din yung isa sa mga kunat na hero ni Nats. And this is a good thing for RSG. They wanted to opt for a specific lineup kung saan hindi na sila maninibago. Yun na nakikita natin ngayon. For CSU naman, we could see a difference in terms of their rotation as compared to how they were playing during M3. Mm. Pero top play natin, that is First Blood from Ara. See You Soon here showing us Lelia Goldlane, ang pantatapat nila doon sa shotgun ni Eman. At ang ganda ng early rotation kami from Boxy here na talagang kailangan nga talaga lang bugbugin itong si Eman dahil pag napabayaan ito at nabusog talaga doon sa kanyang farming, eh magiging malaking problema siya against See You Soon. Pero makikita natin, usually kasi, ang pinakabinabantayan ngayon is how the XP lanes will work. So para dito sa matchup natin, we have the Esmeralda and the Dyroth on the bottom lane. Mm-hmm. So ikaw ba, early part of the game, sino ba usually ang lumalamang pagdating sa mga gantong matchup? Definitely the Dyroth, no? Na talagang yun nga yung direct counter against an Esmeralda in terms of laning. Pero meron talagang mga players na pagdating dito sa Esmeralda against Dyroth, kaya nilang galawan na hindi sila basta-basta malugi. But there you have it, RSGPH securing the turtle objective. And ito yung kagandahan sa comfort Karina dito ni Demon Kite. Oo, kung mapansin natin ngayon, for the side of RSG, ito na naman yung binabanggit natin na that they are playing in a textbook way wherein meron sila mga checklist mga kailangan nilang gawin para makaangat sa kanilang kalaban. Kung mapansin natin for light, that is actually the boots for the speed. So mas gusto nila dito na maging mabilis yung kanilang rotation because this is Franco that we are talking about at pwede talaga siyang mangontra against the players of See You Soon. And again, for this match, napakalalim na nakataya dahil tayo lang ay naka-best of two. Pero nga lang si Bak may iwan dito. And that is a kill for the side of RSG. Sobrang ganda ng desisyon ng RSGPH doon. Nabigyan agad si Boxy dahil nga yung early rotation na ginawa niya kanina onto Eman doon sa gold lane. Malaking pag-pullback doon sana sa pag-abante ng kalamangan dito ng RSGPH in terms of the gold. Pero kung mapapansin natin dito ngayon, Chantel, si Light inaalagaan na rin si Eman eh. O kumbaga, kailangan na nila ngayon eh. Yung mga heroes nila dito na as much as possible, gusto mo maging mataba ang the late game. Early game pa lang, bigyan mo na ng chance na magkaroon ng farm, which is actually translating into our game dahil si Eman ngayon ating top player in terms of gold. So napakabilis din niya mag-clear na minion wave and look at Nats on the bottom lane, napakabilis din niya na makapag-cut dito against an Esmeralda which is supposed to be the hero na mambabalagbag sa kanila. Alam na alam ni Nats kung saan siya pwedeng tumakas. Flicker papunta doon sa mismong Cyclone but Light goes down. Pero mukhang trade lang yon doon sa gold laner. Definitely worth it for the side of RSGPH. But here comes Sensei. Will try to battle it out pero Tempest of Blades pa atras ang kanyang gagamitin. So this opens up for RSGPH. Nakumuha na ng turtle kagad-agad. Oo, kumbaga, na-setup nila eh. Walang nakukuha dito yung See You Soon na pwede nga pangpalit doon sa kanila nagiging rotation. Hindi sila nakakapag-convert ng kanilang output doon sa rotation na kanilang ginagawa, which is a very good thing dito ngayon. Pero sa RSG, tama yung binagat ni Santi dito, silang unang nakaposisyon sa ating turtle as of the moment, although nandun si Boxy sa may brush na yon.
for the vision. So, these are the times we're in. Masasabi natin talagang RSG ang nagsiset up ng tempo dahil this is again another turtle secured for the team. Si Yusun na ang kukuha ng first blood. Sa kanila na rin yung unang pagkalubi sana. Kaso nga lang yung RSG PH mabilis bumawi. And ngayon meron ang pagkagat and Eman here. Makakabawi kagad-agad. Another hook coming in from Light and two man down from the side of See You Soon. Ito na naman yung mga moments kung saan sinasabi natin na grabe ang connection ni Light at ni Aqua. Pagka-hook na pagka-hook, sakto yin yang overturn para sa kanila. It's all about humor for RSG right now. Pero middle lane natin kamuntikan pa si Ember. And kahit na feel like Santi, pagka hindi talaga napagana soon enough ng See You Soon ang kanilang Angela, mahihirapan sila later on. Yung Angeline kailangan lang i-activate. Pero yung yes, combo talaga ni Light tsaka ni Aqua, alam mo siya, ano to eh? Parang photosynthesis to eh. Kaya effective. Andiyan yung tubig, di ba? Tsaka yung ilaw. Sunlight. Ganun kasi. Pero ngayon mukhang itutuloy sa bandang ibaba. But now, mukhang delikado. But there goes a kill coming from Felix Boy Loy. And mananaig ang See You Soon doon sa mismong skirmish sa may bandang ibaba. Pero naman, ikita natin ngayon para sa ating gold. Lamang pa rin ang RSG. So pwede sila makakuha ng objective dito sa ating middle lane. But as of the moment, See You Soon, they are trying to focus their objectives on the side. So nasa kanilang kunuha, kailangan muna nang bawasan dito para somehow ay ma-open up yung offensive state ng RSG sa ating laban. Pero ngayon may kita natin para sa ating dalawang teams, medyo nagkakasipatan pa eh. Hindi po talaga ito yung klase ng laban na usually may kita mo na may sagot sa kada bitaw ng isang team that because they are calculating kung saan mas magiging maganda para sa kanila. Eman ngayon ay nasa bottom lane na habang si Demon kahit mukhang mahuhuli dito na See You Soon. Mukhang napasobra nga ata siya dito. Hindi enough yung follow-up ng RSGPH para iligtas siya. And ngayon, sakto-sakto pa yung timer doon sa mismong pagong. So, See You Soon. Somehow, nai-equalize nila yung mga kalugian kanina mula doon sa mga trades. But there you have it. Another kill coming from RSGPH. But andito na nga yung hard guard. Plus, andito na rin yung kakunatan ng isa din na si Boxy. Napakakunat talaga. Pero there goes the hook. Kaso nga lang makakatakbo kagad-agad. Pero habol siya ni Eman. Sniper switch. At tatama nga sa isa. Pero mukhang hindi enough. Payong kapatid coming from Aqua. Saktong-sakto para sa kanila. That is a killing sweep. Pero hindi pa tapos ang ating laban. Sira dito kasi kanilang gustong kuhanin. Sensei with that Tempest of Blades. No damage from the Ling. At mapipilitan na umatras dito sa ating mga players and ating team fight on the bottom lane. It is 4-8. For this almost 7-minute and 30-minute game time, RSG right now, nakuha nila yung kanilang momentum and pwede nilang kuhanin pa yung middle lane dito ng See You Soon. Pero pwede tumipin sa Felix Boy Loy ang nandito. Munti ko na ako masabi, Joy Boy. Joy Boy nga eh. It rhymes eh. Parang twister ah. It rhymes eh. Parang sinadyata ni Felix. Dagdagan nyo nga to para mabulol yung mga PH casters. Pero may makakabasag ng Tori ang RSG PH tapos agaw purple buff. This is surprising na kanina, unang napita si Demon Kite, pero kung titingnan natin na maigi, yung si Yusun dapat yung lamang doon sa laban na yun eh. Pero si Eman, nagawa niya pa rin ang paraan na andito yung damage ko eh, andito yung shotgun, andito yung sniper. Pag bumalasa talaga siya ng mga baril niya, talagang giba yung kalaban. Oh, speaking of mga baril at bala ni Eman, that is 25,000 damage dealt in totality para sa ating laban. Pwede natin masabi na talaga naging effective dito yung pagtulong ni Light para magkaroon ng space ang Beatrix ng Philippines. Pinas. Again, this is Eman with the shotgun. Napakahirap ngayon para sa See You Soon na pumwesto even for Felix Loy Boy Loy on this game and bottom lane destroyed by the Philippine team. Super clean decisions coming in from RSGPH. Kung hindi kumonekta yung Iron Hook, back away tayo. Kuha tayo ng Tore. Pag nakuha natin yung Tore, try ulit mang hook. So parang cycle lang yung ginagawa ng RSGPH dito. And mamaw problema yung See You Soon if tumama yung Iron Hook ni Light. O kung magka parang ilang millisecond din kasi yun na pwede makuha sa kanila. Pero si Boxy dito may pilitan na maultihan or gamitan dito na andyan na kanyang heart guard. And it is something that is good for RSG kasi another ultimate na na-exhaust. Uh-oh. Pwede nilang after to, ay pwede sila naman ang mag-advance against against See You Soon. Si Boxy kasi marupok eh. Kailangan proteksyonan yung heart eh. Kailangan guard. Ikaw ba? May protection ba? Mukhang hindi ko masasagot eh. Ikaw ba? Ay. Parang mali. Huwag ganun, Santi. Pero nga lang, mabalik tayo sa ating laro. Magagawa pa nga dito or nakuha actually ni Sensei ang kanyang buff for this match. And again, RSG right now, yung kanilang positioning is
more on the timers kung kailan lalabas mm-hmm. dito yung mga buff ng See You Soon. Even for the Lord, napakabilis na kanilang positioning doon. 29K versus 25K. Although for this one, mabilis lang kasi for See You Soon mm-hmm. na makapag-split push with the Ling, yung kanyang mobility, and even yung kanyang pwedeng pwestuhan dito sa ating mapa. But for See You Soon right now, ano bang pwede lang gawin para makahinga dito sa offense ang ginagawa ng RSG sa kanila? Tama yung ginagawa nila ngayon eh. Nag-a-advance ng clear ito nga si Sensei with the Ling. In terms of mobility, magagamit niya yon. Kailangan lang i-continue yung ganun at the same time, dapat maging maingat pa rin sila na hindi sila mapitasan. Kasi if ever man na magtuloy-tuloy lang yung ginagawa dito ng RSGPH na kuha ng objective, basag tore, try mag-pick off, talaga mahihirapan sila. So it's up to Sensei kung paano niya kukontrolin yung incoming minion waves doon sa mga lanes na malayo yung mga members ng RSGPH. Alam mo, nakikita ngayon for the performance of RSG, it is a performance na sobrang linis. So yung kanilang mga pagpwesto or kanilang pag-ikot against the See You Soon, hindi mo siya, kung ikaw yung See You Soon, mm-hmm. hindi mo siya i-expect na gusto mo mag-backup, pero pagdating mo doon, Wala na yung tapos RSG. Kaya natin nabanggit yung mga timers kasi ibig sabihin, ito na naman yung RSG, the usual RSG na napanood natin bakit sila nagkampiyon sa ating MPL. We're in. Kapag alam nila na palabas yung specific na malaking objective, turtle, or other objective sa ating mapa, nandun na sila agad. And yun yung nakakatakot pag kalaban mo yung RSGPH kasi hindi sila nag-o-open up ng opportunity para dun sa mga kalaban nilang teams na makapitalize. Kumbaga, less yung errors na ginagawa nila, so hindi agad nakakapag-decide yung kalaban nila kung ano nga ba yung magiging reaction. Napapasunod nila dun sa daloy na gusto nilang gawin. Ah, napakaganda dito yung napapasunod sa kanilang mga ginagawa. Kasi usually, di ba, ang nagiging problema, if you are really reactive on your opponent, hindi mo talaga, parang wala kang counter. Mm-hmm. Wala kang counter plan. You're just reacting kung, oy, nasa top lane kalaban natin, punta tayo ng top lane. Alam mo yan, kasi naging top Philippines back siya ka. Ay, wala. Ano, chamba lang yun. Parang hindi naman. Pero yung RSG kasi talaga, no, in terms of the playstyle, yung na-fix talaga nila dito, chance na, yung ibang-iba na sila eh. Ibang halimaw na sila doon sa season 8 na RSGPH. Tapos nung coming into season 9, regular season, parang nagsastruggle pa sila sa onsite. Parang may kita mo dahil nga, bago lang sila, pumasok sila sa MPL na online pa yung setup. So ito nga, itong ganitong klase ng arena, pwede mong sabihin na may pressure yung RSGPH eh. Oh. Pero hindi nila pinaparamdam. Kumaga parang yung RSG dito, if I remember it correctly, nung nga, di ba, nagkaroon tayo ng on-site event mm-hmm. for MPL Season 9, meron pa silang moment na tinanong kung ano ba yung naging preparation nila. Mm-hmm. Kasi this is a team na pwede natin sabihin na may question mark kung veteran team ba talaga sila or a team na composed of mga bago talaga sa ating scene. But what RSG management, RSG Philippines management did on MPL Season 9 coming to the on-site playoffs or on-site event sa ating regular season is that nagkaroon sila ng simulation. If I remember correctly, pinatay pa nila yung ilaw. Tapos yung buong vibes kung paano sila maglalaro sa on stage, sa on-site, para makuha ng players kung paano nila masasagutin yung kanong klase ng ambience. So parang sanay na sila sa madilim na setup, merong mga possible na ingay, pwede lang i-simulate din yun eh, na parang kumbaga may mga sumisigaw. And kasi kahit sabihin mong yung mga headphones nila parang wala kang maririnig. Meron kasi siyang konting ano eh, 'di ba? Parang background lang, hindi klaro, pero alam mong may nagsasalita. Parang may naririnig mo rin pa rin yung nasa paligid. Yeah, actually factor 'yun eh. Pero ngayon RSG, based on what they're doing ngayon sa ating game number 1, we could really say that they are really prepared, and even on other interviews, binabanggit talaga sila na isa sa mga binabantayan ng ating mga or ibang mga participating teams coming to MSC 2022. At nakikita natin ngayon sa ating mga screen, that is Eman with the signature Beatrix. And pag alam mo yun, di ba, ngayon nakikita natin yung mga players nasa likod nila, yung mga heroes. Mga heroes. And yung mga heroes nila, hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila gamay eh. Kasi these are the heroes na nagdala sa kanila para makapunta doon sa pagiging champion. Mm-hmm. And literal na yun yung mga heroes na nagdala sa kala sa Malaysia, di ba? Yan. PH. Talagang, nung sa MPL PH kasi, nakita natin na usually nga, Eman, yung shotgun,
nandyan din yung Franco, mga hooks ni Light. So, dito sa first game ng RSG, sa tingin mo ba too risky na i-reveal nila? Since malamang inaaral na rin naman sila yung mga MPLPH games nila, di ba? Inaaral na rin ng mga ibang countries. Pero medyo napapansin ko dito yung dalawang junglers natin, halos same sila ng ano eh, same sila ng hero picks. Assassin si Sensei tsaka si Demon Kite. Oh, actually, to answer your question, yung ganong klase for RSG, given a scenario na lalabas nila yung mga heroes nila ngayon, feeling ko hindi siya factor eh. Kasi... We are back for the official Tagalog broadcast of our MSC 2022. Ang laban pa rin natin ay RSG Philippines laban sa See You Soon. Parehas tayong gumaganan sa anti kanina. Meron ka namang skin? Oh, nakuha ko na yun. Nakuha mo na. Ay, ikaw, hindi ba? Hindi ba ba? Sana. Na, baka naman. Baka naman. Si Parsa, si Gwaga ganun. Sana ma-experience ko din makita yung ganun skin. Then away tayo, nagbabalik guys para sa ating laban. Nandun tayo pa rin tayo sa ating game number one sa mga bagong dating sa ating stream. So, going back to our match, we both agreed during our break that See You Soon is somehow reactive sa kanilang laban. Makikita natin ngayon kung magiging reactive pa rin sila as we are back into the Land of Dawn. This is a 10-minute game time. Makita natin, there is the Lord for RSG Philippines. At season naman ay mapipilita na dumepend sa additional item para sa ating mga players. More on the defensive side. Habang si Sensei ay nandun sa may bandang side ng RSG Philippines and RSG. Grabe naman si Eman doon. Tutok na tutok ang kanyang bala. Ini-sniper ng walang minions. Yan talaga yung daya eh. Pagdating dito sa isang Beatrix, no? Talagang makakapag-push ka kahit na wala pang minion. So, kailangan laging tauhan ng si Yusun yun, yung mga moments na gano'n. Nabasag yung inhibitor turret nila sa may bandang ibaba. Delikado na rin yung top and mid lane nila. So now, yung si Yusun, parang wala nang choice kundi mag-stay na lang doon sa mismong base. Oo, kung makakailangan talaga na mag-stay ngayon sa kanilang base dahil ang pinakapagkukuhanan nila ng damage ngayon is Ra with the Lilia. Habang ang mid lane nila ay masisira na RSG Philippines, more on the objective, more on the turrets ang kanilang gustong kahuanin. Just look at the pressure. Di ba, nandun pa si Light na pwedeng biglang mang-hook, basta-basta, at nandun yung mga players na season kanina. Pero Boxy, halos wala ng buhay doon. Grabe yung damage dito ng RSGPH na na-force out na naman si Ember na gumamit ng kanyang heart guard. And without the heart guard, mas nagiging confident yung RSGPH na mag-initiate doon sa mga clashes na yun na parang i-force natin to. Wala na silang means of escape. Kahit malapit sila sa base nila, kayang-kaya nating i-take down. May kita natin ngayon para sa ating mga players. We have almost a full item for the Beatrix. So this is deadly para sa side ng si Yusun. Dahil wala talaga silang pwedeng pangkuha doon sa Beatrix. Napakahirap para sa kanila pumasok. Pero kung sino mo na play, mega kill na dito para kay Eman. Huli yung isa, tapos sniper na naman, Rise super low at mapipilita na siyang mag-back away doon sa kanyang base para mag-regen lang or SGPH. Ngayon, nakapwesto pero mukhang magkakamali ata sila. The Hulk coming in from Light and babagsak agad si Ember to man down. Mukhang isa pa mapapatumba, Sensei also si Rise, si Boxy na lang ang natitira and RSGPH will take game number one. Pinas lang malakas 1-0 para sa ating laban. Kitang-kita reaksyon natin mga players and even the watch party nakasama natin ngayon sa ating studio. And this is a very, very nice performance para sa ating mga teams. Para sa ating team. RSGPH Shants. Grabe yung ginawa nila. Doon parang kung isipin mo, maglo-long game pa yun. Pwede pang dobepensa. Reset lang ng reset, pag-aantay pa sila ng Lord. Pero hindi na nila inantay pa na umabot sa point na tumagal talaga eh. Nung tumama yung hook ni Light, parang sigaw na nila, tapos na to. Oo, parang naging performance dito ng RSG. Parang ready na, parang naka-ready na agad sila for the next matches that they will be facing on MSC 2022. And natama yung binanggit mo dito na it is a game na parang tapos na. Oo, bigay na. Parang yun lang din ang nangyari doon. But for See You Soon, I kind of feel like for the succeeding games, kailangan nila na hindi sila mag-adjust doon sa... Mag-adjust sila, but not in a way that they are reacting sa kanilang kalaban. But for RSG Philippines, wala eh. Wala eh. Na-seminar ba? Pero yung RSG talaga, sila yung type of team na pagkalaban mo,
parang kailangan mo talagang bigyan ng ano eh, bigyan mo talaga ng pansin yung early game nila na hindi ka pwedeng masyado maging aggressive. Nung nakuha nila yung first blood kay Eman, parang mas lalo lang nag-alit si Eman na after nun, tuloy-tuloy na siya na yung highest gold, highest damage, na it only took one moment para nga magawa niya yung way na yon na makakuha na ng lead, and never na siyang binitawan ni Light right after that, na parang, oh sige, na first blood ka na, hindi ka napapakawalan. Oh, napaganda din na binanggit mo dito yung ating post 5 for RSG Philippines, kasi feeling ko malaking factor na ang ginamit dito ng side ng Season is Angela. So may difference in terms of how this post 5 will work for Light, kasi napakalayo niyang pwede mag-set. Para dito sa side ng Season, kailangan muna maging maganda yung kanyang heart card para masabi na perfect yung kanilang initiation. Mm-hmm. So if you are up against RSG Philippines, as much as possible, you want a certain lineup na pwedeng tumapat kay Light in terms of how you will zone out a player and all. But RSG Philippines, that was a very, very dominating game. Nakita naman natin yun even until the end.